Ano yung pronouns na ginagamit po ninyo? My pronouns are she, her. She and him. He and him din. Okay. My pronouns are her and she. My name is VR. I just go by he, him. Ano yung mga pronouns mo? She and her. Bakit nga ba mahalagang malaman ang pronouns ng bawat isa? I'm Yumer Yanga and here's what you need to know. Pronouns o panghalip, ito ang salitang pamalit sa pangalan o noun. He at him ang karaniwang ginagamit na pronouns para sa lalaki. She at her naman sa mga babae. Pero may ilan sa atin na wala sa nabanggit ang ginagamit na pronouns. Ito ay mga gender neutral o non-binary pronouns, mga panghalip na walang kasarian. Dahil para sa mga gumagamit nito, hindi lang nalilimita sa pagiging babae o lalaki ang kanilang kasarian. Sila ang mga non-binary. Non-binary, it's a term na it describes a kind of gender identity na hindi necessarily kasama ang pagiging lalaki o pagiging babae. So, ang pinaka-essence niya is, yung binary kasi natin na understanding ng gender ay lalaki at babae lang. Pag non-binary, ibig sabihin beyond, no? Ng pagiging babae o pagiging lalaki ang experience niya. Ngayon, iba-iba din ang actual experience ng pagiging non-binary. Pwede kasing when they say they're non-binary, they experience both maleness and femaleness as a gender identity. Meron ding klase ng pagiging non-binary na wala silang nararamdaman na maleness or femaleness. And meron din na sometimes, this point, male, this time, female, at nagbabago-bago siya. Para mas maintindihan nito, kailangan mo ring malaman kung anong ibig sabihin ng SOGI. Ito ay sexual orientation, gender identity, and expression. You're in a bedroom. Ang sexual orientation ay kung sinong gusto mong katabi pag natutulog. Nasa sinong katabi mo sa kama, and sinong attracted ka. Yun yung sexual orientation. Ang gender identity is who you are when you sleep. Pagpatulog ka na, kung ano ka, tulog ka, gender identity mo yon. Gender expression naman ay kung anong suot mo pag ikaw ay natutulog. Short and simple explanation ng SOGI. Ngayon, magkakaiba yan, pero it exists in one person. And it exists in multiple combinations in one person. Lahat ng tao may SOGI. Ang paggamit ng non-binary pronouns ay hindi na bago lalo na sa larangan ng literature. Noong 13th at 15th century, ginamit ang they bilang pantukoy sa isang tao sa mga librong The Canterbury Tales at Hamlet. Nakapaglalagay rin ng pronouns sa social media platforms tulad ng X at Instagram. At naging usap-usapan din ito online. Maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan ibahin ang mga pronouns at bakit mahalagang tanggapin natin ito. Out of respect, and this is out of affirmation ng identities ng mga taong to. When we affirm their existence, we help them experience a more inclusive society. There's a lot of respect around it when we use it, and we foster a culture of trust. Lahat ba ng LGBTQIA+ ay non-binary din? Ang LGBTQIA+, yung buong term na yon, it refers to sexual and gender diversity ng tao, no? Ang madaling sagot ay hindi. So, ang non-binary only refers to a gender identity. Yung LGBTQIA+, marami dyan ay sexuality, sexual orientation. Yung iba din ay, of course, gender identity. So, hindi sila pareho. Maswerte ng araw tayo dahil wala naman talagang gender ang mga pronouns natin tulad ng siya at sila. Pero may tamang paraan daw para malaman ang pronouns ng isang tao. Unahin mo yung sarili mo. Sabihin mo muna sa kanya kung ano ang iyong pronouns. Hi, my name's Thais. My pronouns are she and her. May I know what's yours? Ganun kadali. Alam mo kung bakit? Kasi you set the tone ng usapan. Tinatanong mo siya dahil gusto mo lang malaman. It evokes mutual respect. Sa Amerika, ilang celebrities ang nag-come out bilang non-binary. Tulad ni Sam Smith, Demi Lovato, Elliot Page, Shea Coley, at Bretman Rock. Well, as someone who has a lot of friends who uses they-them pronouns, I think it's actually kind of cool. Just let them use they-them. It's not a big deal. Well, I think it's important to ask and to understand the pronouns of everybody and then understand and respect what everybody defines themselves.
there's nothing wrong about it as long as they're comfortable kung ano yung gusto nilang itawag sa kanila. Tao din po tayo, we should be able to accept others because meron din po tayong iba't ibang uniqueness and at the same time, iba't iba din po yung mga pinagdaanan natin. Sa huli, hindi lang naman ito tungkol sa tamang paggamit ng pronouns. Tungkol ito sa pagmamalasakit, pagiging makatao, at pagtanggap sa kung sino talaga tayo.